naghahangad ng successful sa buhay, negosyo man o mapatrabaho. Alam mo bang itong hawak ko na hugis kamay na may kasamang wishing hair ay magdudulot ng swerte sa negosyo, sa paghahanap ng trabaho maging sa mga taong iniibig o napupusuan mo? Simple lamang ang paggamit ng hugis kamay at ng wishing hair na to. Ang gagawin mo lamang ay kunin ang hugis kamay at wishing hair na to. At pagkatapos nito ay pwede mong isulat sa isang malinis na papel ang kahilingan mo at ipasok mo dito. Para sa ganon, maakit mo ang lahat ng katuparan sa bawat kahilingan na yan. Ang hugis kamay o tinatawag ding kamay ni Angelito, kung sabihin nila, ay nagdudulot ng swerte sa negosyo. At ito namang wishing hair ay nag-aakit ng maraming pera sa negosyo. Napakahusay na pagsamahin ang dalawang ito. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, ang negosyo mo ay magbuboom at magbibigay sa iyo ng matinding kaswertihan. Kaya naman kapag ikaw ay nagninegosyo at gusto mong paamuhin ang mga customer mo upang ang mga ito ay lumapit sa iyo, sapagkat ang hugis kamay na ito ay hahatakin sila palapit sa iyong negosyo. Ang mga customer na dating lumubay o umalis sa puwesto mo ay magbabalikan. Kaya naman ang hugis kamay nito ay hahatak sa kanila pabalik upang dumami ang customer mo sa negosyo. Ang gagawin mo lamang kung ikaw ay nagninegosyo ay ilalagay mo to sa cash box o paha na malalagyana ng pera mo. Kung ikaw naman ay gagamitin ito para sa iyong trabaho sa paghahanap ay mahusay din to, kasi hugis kamay yan na attract ang mga suwerte pagdating sa paghahanap ng trabaho, para bagang hinahatak papunta sa iyo yung trabaho na yan. Kaya kung mag-a-apply ka itong hugis kamay at wishing hair na to, ay ilagay mo lamang sa bulsa mo. Ganun lamang kasimple, ha? Ganun kasimple ang paggamit ng hugis kamay at wishing hair na makapagbibigay sa atin ng swerte. Alam kong marami sa atin ang naghahangad ng tagumpay, ha? Ngunit kinakailangan natin itong samahan ng manifestation and affirmation. Kailangan ang mga bagay na hinahangad natin ay imamanifest natin, nang sa ganun mas makuha natin ito ng pulido at mas magbigay sa atin ng matinding kaswertehan, tulad na lang sa pagtulong sa atin ng hugis kamay at wishing hair na to. Para akitin ang lahat na to, tutulungan mo rin ang iyong sarili. Para sa ganon, ang kombinasyon ng pagsisikap mo at kombinasyon ng pangpaswerte na to, kapag pinagsama mo, ay magbibigay ng mahusay na swerte na kahit ano pang pangarap at naisin mo ay mapapasayo. Huwag na huwag mo lamang itong ipapahawa kahit kanino. Ikaw lamang ang maaaring humawak ng hugis kamay na to. Huwag na huwag mo rin itong aalisin sa paningin mo, sapag kat may mga taong alam ang swerteng binibigay ng hugis kamay at wishing hair na to. Ang maganda sa wishing hair na to, ito ay gumagalaw. Alam mo bang ang wishing hair na to ay nag-aakit ng maraming kaswertihan, mapanegosyo, tayaan, trabaho o kung ano man ang mga bagay na ginagawa mo. Ngunit sa bawat pagganap, kinakailangan unahin mo ang sarili mo. Ikaw mismo dapat ay positibo at huwag mong kukontrahin ang mga bagay na ginagawa mo upang hindi rin makontra ang kaswertihan, mapanegosyo o trabaho man yan. Kapag kasi pinasukan mo ng negatibong enerhiya ang paggamit mo ng hugis kamay at wishing hair na to, ay papasok din ang negatibo sa buhay mo. Kaya't mas mabuting ang pairalin mo ay positibong aspeto, para ang ibigay nito sa iyo ay positibo. Kapag meron ka nito at gagamitin mo to sa negosyo, mainam na ikaw lamang ang maglalagay nito sa cash box at ilagay mo to sa cash box kung saan hindi magagalaw ni naman. Kung gagamitin mo naman to sa paghahanap ng trabaho,
Itong hugis kamay at wishing hair na to ay napakagandang kombinasyon na pinagsama upang mas maakit mo ang trabaho. Sapagat ang hugis kamay ay ahatak mang suwerte at ang wishing hair na yan ay magbibigay sa iyo ng maraming pera o maraming luck sa trabaho upang ikaw ay maging successful. Kaya naman kapag meron ka nito ay hindi mo ito pagsisisihan. Ang mga bagay na ninanais at pinapangarap mo ay mapapasayo. Ngunit hindi po ito instant at ito ay may proseso. Gagawin mo to ng proseso lamang at huwag kang mag-iisip ng negatibo. Ima-manifest mo at i-affirm mo ang mga bagay na to upang makuha mo at mapasayo. Kapag nagawa mong affirmation at nagawa mo ang manifestation, napaghusay mong dalawa na yan gamit ang hugis kamay at wishing hair na to. Mas mabilis ang pagtupad ng mga kahilingan mo. Kaya naman kung nagnanais ka na mga kahilingan mo ay matupad, kumuha ka na ng isa nito at ilagay sa bulsa mo sa paghahanap mo ng trabaho o pagtaya mo sa anumang tayaan. Kung gagamitin sa negosyo ay ilagay mo ito sa cashbox mo. Siguraduhin mo lang sa paghawak mo nito ay positibo ang nasa utak at isipan mo upang maayon ang lahat ng swerte sa buhay mo. Kapag ang lahat ng swerte ay naaayon sa iyo, dudugtong ang malupitang swerteng papasok sa buhay mo. Kapag ang wishing hair at hugis kamay na to ay pinagsama, mas malakas ang pwersang ibibigay nito sa iyo para mas dayuhin ka ng swerte sa buhay mo. At kapag mas pinasok ka ng swerte sa buhay mo, magugulat ka na lamang sa unti-unting blessing na pumapasok sa iyo. Basta naayon ang lahat mula sa isipan, puso mo ay positibo. At huwag kang gagawa ng isang pangpaswerte kung saan may kasama kang negatibong tao sa kapaligiran mo. Sapagkat ang negatibong tao na yan ay maaaring maghatak sa iyo sa kamalasan at ang kamalasan na yan ay maaaring mapunta sa iyo. Kaya naman hindi natin ninanais na ipapahawak mo to kahit kanino. Hindi naman natin sinasabing ang swerte ay mapapa sa kanya kundi ang ikinakatakot natin paano na lamang kung ang humawak niyan ay punong-puno ng negatibo sa kanyang katawan. Maaaring ang negatibong bagay na yan ay maipasa sa iyo. At ang negatibo na yan ay ayaw nating mapasa sa ating buhay, ang nanaisin lamang natin ay positibo sa ating buhay at sa ating mga tahanan. Kaya naman ang paggamit ng hugis kamay at wishing hair na to ay napakahusay. At ngayon mo lamang makikita ang pinagsama ang hugis kamay at wishing hair. Kaya naman doble, siksik ang swerteng ibibigay nito sa iyo. Ngayong pagkakataon lamang, ngayon mo lamang masisilayan na magkasama ang dalawang ito. Kaya't wala ka nang gagawin pa kundi kumuha nito at ilagay sa bulsa mo, dalhin kung saan ka magtungo. Kung nagninegosyo ka, ay huwag na huwag kang magpapawala nito sa negosyo upang ang negosyo mo ay mapagtakumpayan mo at magbigay sa iyo ng maraming swerte at maraming pagkakataon na ikaw ay kumita at dayuhin ng maraming customer.